Sabi mga bro, punta kami ngayon sa Arayat, sa Kano Safety Gears. Yung binibila namin ng helmet. Doon nabili yung helmet ko eh. Kasi yung helmet din ni OBR doon din nabili. Naka-sale sila ngayon. Parang year-end sale yata. So ngayon na yung last day. Buti nakalabas pa kami. No? Tama ko si OBR. OBR kong mahal. Wala ko ng lugar to. Magalang pa rin, no? Galang pa rin to, no? Basta happy. Hindi ko alam kung magalang. Yan, medyo matraffic dun sa Magalang kanina. Hindi dito na ako nag-start. Kaya dito na ako nag-start ng vlog. Ang melon. Rakyat na yata ito, no? Ganda yung daan dito eh, dire-diretso lang. Meron 2 lanes lang. Mahirap mag-overtake. Buti nga, walang truck ngayon eh. Baka may pa. Yung pumunta kami dito dati, mapuro truck eh. Mahirap overtake yung truck. Yan ang haba ng daan, dire-diretso lang. Na medyo malubak. Nadaan na kasi ng truck eh. Ayan, isira yung mga kalsada. Ayan, niligo na kami dito sa kaliwa. Napit na yun. 2 kilometers na lang. Bilis na. Yun na yun. Tropic dun, ano? Daming nagliligo ang truck. Malapit na kami. Ayan, dito na yata kami. Ito yung tapat niya, Total. Total gas station. Tapos kanan. Oh, may coffee shop. Ito. Kranos Safety Gears. Dami tao. Sakto 12. Ayan, white eyeshadow pala. Len? Yan lang yung white. Meron LS2. Hey bro! Alright mga bro, pauwi na kami. Hindi ka nauna ng video dun eh. Dami kasing tao kasi nga sale. Napakita ko na lang mamaya yung nabili ko na helmet doon. Nakabili tayo eh. Tapos set up ako siya ng intercom tsaka ng ano, gawa ko ng DIY na chin mount niya para sa action cam. Napakita ko na lang mamaya. Alright, what's up mga bro? Ito yung nabili namin na helmet. NHK GP1000. Quick specs. Yung shell nya, Kevlar composite shell. Tapos yung liner nya sa loob, dual density EPS liner. So mas okay yung impact absorption nya. Tapos removable pads, padding. Yan, natanggal lahat yan. So pwede mong laban. Tapos antibacterial din. So, hindi siya gaano bumabaho. Pero syempre, pag bumabaho na, labab mo. Hindi siyang neck roll. Tapos, quick release buckle. Yan. Dual visor din siya. So, ito. Yan. Anti-scratch. Ito. Tapos, yung inner visor niya, anti-fog. Na smoke. Ventilation naman, meron siya sa harap. Ito. Pwede mo sara. Tapos meron siya dito. Dalawang gilid. Makita nyo. Ayan o. Tapos dito lang siya lumalabas.
hindi yata kita. Meron nakarekta. May butas dito. Tapos meron din siya ditong vents na labasan din ng hangin. Ito. Ayan. Top vents meron din dito. Ito yung box niya. Lit lang. Dito siya, mga labas. Ito yung sa dual visor mechanism niya. Ayan. Tapos yung likod niya, para siyang ano, para siyang brake light. Uli red. Certifications naman. So itong NHK na helmets, made in Indonesia yan. Meron siyang ICC sticker, DOT approved, tapos ito, yung SNI na certification. Ang ibig sabihin niyan, Standard National Indonesia. So yan yung ano nila, certification nila. Ito rin pala, makikita nyo, nilagyan ko na ng chin mount. So DIY yan, ginawa ko lang. Ayan. Ginawa ko sya ng mold. Ginamit ko dito epoxy mold. Ito. Dapat ang gagamitin ko talaga yung epoxy aqua clay. Kaya lang wala na eh. Wala akong makita ron. Ito lang ginamit ko. So ito, parang 5 minutes lang yata yung working time nya. Mas okay yung aqua clay kasi 15 minutes yun. Pwede mong ihulma ng 15 minutes. Pero okay na rin. Nga, makikita nyo naman. Okay naman yung kinalabasan. Ayan. Tapos ang pinandikit ko sa kanya ito. 3M double-sided tape. Napakita ko yung video kung paano ako ginawa. Medyo madilim nga lang kasi gabi ko yun ginawa eh. Napakita ko na lang. Panoorin nyo muna yung video.
right, so ito yung tsura niya pag mount na yung action cam. Ayan. Ayan. So yung intercom, hindi ko pa siya sinetapan. Kasi order pa lang ako ng spare na ano eh, na headset na intercom. Tapos yung ano niya, yung clamp niya. Hintayin ko na lang muna yun na dumating. Siguro pakita ko na lang din pag dumating na kung paano ko install. Alright, what's up mga bro? Dumating na yung in order to na para sa intercom. Ito. Ayan. Setup ko ngayon yan dito. Inalis ko na yung mga paddings. Sana makikita nyo. Ito yung mga paddings. Tapos nakabili din ako nitong GoPro mic adapter. Nakita ko lang to sa SM, sa inbox. Nakita ko naka-sale 50%. Kaya binili ko na. So, 990. O, sale siya. So, bali, less than 500. Yung dati kong gamit, generic na mic adapter. Problema naman dun, ano? Meron siyang clicking noise. Tsaka may static. Minsan, naglolo ko yung audio ko. Gawa ng intercom. Interference. Nagpalit na ako nito para mas okay. Tapos itong mic na gagamitin ko, ginawa ko lang. Yan, kita nyo. Kuha ko lang itong kable, tapos nilagay ko yung mic. Itong mic nito, galing dito sa mic ng headphones ko, HyperX. Ito. Hindi ko naman na ginagamit. Ah, meron pa akong extra ang isa nito. Akin ko yung mic. Lagay ko dito. Maganda yung quality. Ito palang loob nito. Wala siyang speaker pockets. Pero medyo malalim naman siya. So dito ko na lang din ilalagay. Ayan, naglagay na ako ng ano niya. Velcro niya. Meron pa akong extra eh. Binawasan ko na lang, malaki kasi para sumakto. Nakalagay speakers. Setup natin. Alright mga bro, okay na. Ito na yung intercom na setup ko na. Ayan. Tapos yung mic para sa GoPro. Ayan. Bukas may ride kami sa Baguio. Gagawa ko na lang ng feedback pag pauwi na kami para nagamit ko na siya. Mababang ride yon, mga less than 200 kilometers siguro. Lalagay na lang ako ng front cam para kita yung helmet habang binibigyan ko siya ng feedback review. Alright. Alright, what's up mga bro? Dito kami ngayon sa Baguio. Pauwi na kami. I-review ko na tong ano, helmet. Itong NHK GP1000 na helmet. Kaya naglagay na ako ng front cam para makita nyo. O yung wind noise niya minimal lang kasi hindi siya ano, hindi siya yung matinis na umiining, sumisipol. Siya sumisipol parang kagaya lang din ng spider na helmet ko, so okay lang. Mabigat siya ng konti pero hindi mo naman ramdam masyado eh. Siguro pag dire-diretso ka ng biyahe, siguro mga 10 hours ay naramdam mo na masakta sa leg yun. Ito okay naman. Sakto lang. Ayan, okay siya. Magaan. Tsaka tama yung fit sa akin. Yung fit pala nito, sa spider kasi ano ko eh. Large ako. So dito sa NHK, medium. Yung large niya, maluwag. Malaki. Malaki yung size. So one size up. Okay naman, yung visor niya okay din. Malinaw naman. Clear. So, nakakabili din ang ano nito. Smoke visor, tsaka iridium na visor.
Pero hindi ko na mabibilan kasi dual visor naman to. Okay din yan para mas malinaw. Kung masisilaw ako, nakarap sa araw, pwede ka nang babayang dual visor eh. Ito. Taas. Yan. Yan, para naka-shades. O yung dual visor niya, okay din. Ito, nakababa. Mukhang malamig sa mata. Ganda yung vision. Mas prefer ko ngayon tong clear. Kasi yung sa spider ko, lagi ako nakano eh. Naka-smoke visor. Ito, mahirap paggagabi. Hindi masyado makita. Hindi ako komportable. Kaya pinapalitan ko siya ng ano. Papalit pa ako ng clear lens. Ito, hindi na. Iba ko lang yung visor pag masyado mainit. Okay na to for the price. Mura na siya. Dual visor na. Minimal lang naman yung wind noise. Okay naman. Mayroon pa nitong isang ano eh. Isang model na ganito eh. Yung NHK na Race Pro. Okay din yun. Kaya lang single visor yun. Tapos wala siyang kasamang clear lens. Naka-smoke lens na siya. Pinagpilihan ko din yun. Pero mas nagustuhan ko to kasi dual visor. Tsaka okay siya. Bagay siya sa kulay ng ano. Kulay ng? Bagay siya sa kulay ng jacket ko. Yung red. Ayan nga. Sulit na to. Sa 3,500. Okay na siya. Mababa din yung biyahe namin. Yung papunta. Siguro mga 4 to 5 hours. So, gamit na gamit. Kaya ngayon ko lang ni-review nung pauwi. Para naman okay yung judgment ko. Para sa akin, nare-recommend ko tong helmet na to. Okay to. Ayun lang mga bro. Alright.